Ilang tulog na lang, Pasko na! Lamnamin natin ang Christmas vibes sa mga putahing ihahanda natin. Siyempre pag holidays, alam naman natin, hindi pwedeng mawala yung either lechon or hamonado. Pagsamahin na lang natin. Partner ito sa mga... yung pang Noche Buena. Hindi naman lang maasaro. Pero, ang sarap nung ginawa mo sauce. Bibisita tayo sa Pampanga, ang Christmas capital ng Pilipinas. Para sa panalong puto bongbong at bibingka experience kasama sila Haley at Shuvi. Dito ka ngayon mag-decide kung ano yung mas masarap. Ay, Kapampangan versus Cebuana. Hits the spot, no? At tutuklasin natin ng isang hidden holiday treat sa Guagua, Pampanga. Almost an endangered delicacy. Dahil nga kakaunti yung mga gumagawa. Mag-food trip tayo sa isa sa mga unang private dining restaurant sa bansa. Ang iconic na Baledutong. If you think about it, no? Para kaming first vloggers. Yes, exactly! So pinagluto tayo ni chef ng iba't ibang klase ng sisig. Ito meron tayo dito yung trio nila. Yung pulutan balugbog. At may kakaibang coffee experience pa tayo sa Infusions Waters. We practice na pag iniinom yung coffee para mas spread sa palate natin. Okay. So we need to slurp it. Parang ganito. Para ka nasip-sip ng kuhol. Para yes, sa... parang kuhol. So kanina, nung naglilibot nga tayo kasama si Sir Al, eto, pinagmamalaki niya yung isa sa mga alaga nila ditong baboy na native. At syempre, pag holidays, alam naman natin, hindi pwedeng mawala yung either lechon or hamonado doon sa ating hapagkainan. So, pagsamahin na lang natin. So we have here yung ating deboned na pork belly. Gagawa lang tayo ng pork belly roll, hamonado. We're just gonna cut this in half. We also have to consider yung paglulutuan natin. So kung may malaki-laki kayong kawa, pwedeng mas malaki yung portion. So hindi natin ito papahiran ng kahit ano. We're doing this doon lang sa shape na hinahabol natin. Since ipo-poach din naman natin siya sa malasang stock. So ready na yung ating mga pork belly rolls. So gagawa lang tayo ng parang pinaka-glaze niya. So we have here our oil. And then yung ating brown sugar. And then antayin lang natin yan mag-caramelize. Saka natin ihuhulog yung ating pork belly. So ito yung hinahanap nating consistency. Kapag nakapag-banana queue na kayo, kamote queue, yes, hawig siya niyan. Lagyan na natin yung ating baboy. Yeah. So nag-glaze na natin ng maganda yung ating pork belly roll. Lagyan na natin yung ating stock. And then of course, yung ating bawang. Be very generous sa paglagay ng inyong bawang. Yung ating laurel at yung ating paco o cloves at yung ating peppercorns. And yung ating soy sauce.
Kaya pag mga gantong handaan, lalong-lalo na nga pag holidays or any special occasion, dapat simple lang yung proseso ng inyong pagluluto. Pero dapat punong-puno pa rin ng lasa. Palalambutin lang natin yung ating baboy, irerest. Pwede na tayong mag-serve. Eto, mga fresh na harvest natin. Galing lang yun dyan, ano yun? Mga balag ng sita, meron tayo dyan okra, maraming sili. Pero gamit yung dalawang ingredients na yan, si-celebrate natin yung hirap nila dito by doing vegetable salad. Okay, so ang trabaho mo sa akin ngayon, eto yung okra. Cut mo yung top. Cut mo siya mga ganyan, mga 1 inch. Ay, nangahaba pa ng buko ko. Typically, mga pag-vegetable salads, mga kuha ng ginagamit. Mga root crops, potato salad, yung mga ganon. Sweet potato salad, beets. Yung sitaw, favorite ko to. Paanong favorite? Kinakain. Ay, kinakain ng hilaw. Ito ba? Tikman mo. Tikman mo. Mas masarap. So actually, as is, pwede na siya. Pero gusto ko lang siyang applyan ng konting init. Just, you know, mag-iba lang ng texture. Spice it up. Okay. So meron tayo coconut oil yung gamit ko. Kaya mainit na yan, as you can see. Kaya natin yung sitaw. Hindi na papasa si chef, no? Kaya dyan. Wow, ang galing yung kaguman yan, chef. Dapat lang, trabaho ko to eh. Season lang natin siguro ito ng fish sauce. Okay. So while it's resting, ito na yung ating parang pinaka-sauce. Ah, which is? Cream cheese. Ito optional naman. Kung ayaw nyo ng cream cheese, pwede namang cream lang. Haluan pa natin ng special seasoning yung ating toasted garlic. Ayun. Yan. Grabe, ulam na. For flavor, naman. Patay na yung kala natin. Kumbaga okay. Yung init lang nung pan nyo, yung parang nagme-melt lang. Pero anong consistency po ba yung hinahanap, chef? Depende. Depende sa trip mo. Ako medyo thick. Thick na parang, just pero mabasa pa rin. Just enough to coat yung ating vegetables. Tapos, kung gusto natin, kasi this is too thick, di ba, apparently. We're just gonna, in a way, dilute siya with cream. So yung ating base, lagyan natin yung ating vegetables. Again, gusto ko lang i-preserve yung freshness nung mga gulay na na-harvest natin dito. And, ganun kasimple. Diba? Ipa-partner ko dun sa baboy na niluluto natin. Ano? Kaya? Hindi naman talaga maasa raw. Pero, ang sarap nung ginawa mo sauce. Pwede. Partner ito sa mga... yung pang Noche Buena. Kasi simple lang yung kulay niya eh. Meron tayong green, may white tayo. Tapos, finish natin ng more toasted garlic. Nakatambay ka na ba sa isang coffee shop kung saan hindi ka lang makaka-order ng paborito mong coffee drink, kundi malalaman mo pa yung iba't ibang pamamaraan nito? Kung hindi pa, where have you been? So actually, we started here at Infusion way back 2018. So we are ongoing on 5 years sa industry. Okay. So we started specialty coffee here kasi wala kasing medyo nakakaalam sa specialty coffee dito sa Pampanga. Kasi yung specialty coffee, it's a quality from plant to cup. So meaning it's a hand-picked coffee and then tumutubo siya sa mga high elevation.
na nagkakaroon siya ng distinct flavor. Pag sinabi mong quality from plant to cup, these are the graded coffees between the scale of 80% and 100. So dapat pag kumuha ka ng isang cherries, dapat nasa 18% sucrose level yun. Okay. So titignan sa refractometer. So pwede na mag-harvest ng handpick. No? Oh. Selective picking talaga. Pag tumitikim kasi ng kape, para mas ma-appreciate mo yung lasa. So you need to assess the aroma. So kung nakikita mo, nandyan lahat yung mga flavored. So 80% of what we taste, it comes from smell. Smell, yes. Yes. So dito pa lang may hint ka na. So para dahil kape to, dahil mainit, galing sa brew. So we practice na pag iniinom yung kape para mas spread sa palate natin. Okay. So we need to slurp it. Parang ganito. Okay. Hindi lang simple slurp. As in talagang todo. Parang... Yeah. Pahigop. Parang kanasip-sip ng kohol. Parang yes, parang, parang kohol. Louder. Dandan lang. Yan. Okay, naintindihan ko na. Parang kukompare ko lang sa wine. Mm. Parang bago mo siya tikman, aerate mo muna, na-activate yung flavors. Yeah. Pag sa specialty coffee kasi, para sa akin, you need to practice your palate kasi. Kasi kung galing ka sa commercial, yeah. So it's a more on concentration drinker ka. Yeah. And temperature. But if you go to specialty coffee, more on fruit taste, hints like chocolates and nuts. So latte art Philippines, it's a group of professional latte art artists in the Philippines. So you're sure your passion, your skills and creativity in able to make some arts. Okay. So parang nagdo-drawing ka sa kape. Bigyan natin ng konting challenge kasi makakasama natin yung isa lang naman sa mga pandayo natin sa mga international competitions si Sir Harvey. Sir, kung anong mapili natin dito, yun yung yes, latte art na gagawin, ha? Yes, sir. Alright, okay, sige. Ang hihirap nito, ha? Abayo. So nakita natin, nakuha natin yung Abayo and Discolored. Kuha doon sa cup ng coffee and kahit po i-drawing ko to sa papel, hindi ko makukuha yung gantong klaseng accuracy. Pero congratulations, Sir Harvey. More than the art, syempre yung lasa, panalo. For a perfect mix of your nightlife at saka caffeine fix, perfect dyan yung infusions. Kasi may enjoy mo yung kanilang cocktails, syempre na may halong spirits at saka yung kanilang mga kape. So in-enjoy ko ngayon yung resistance nila. Again, may vodka ito, may espresso, tapos meron tayo dyang brownie cookie. Pero maganda kasi dito is, natitikman natin pareho. Perfect na perfect para sa isang magandang nightcap. Kapag sinabing Christmas delicacy, unang papasok sa isip natin ang bibingka at puto bongbong. Pero alam niyo bang dito sa mismong Christmas capital ng Pilipinas sa Pampanga, may isa pang pagkain pampasko?
Nasubukan niyo na ba ang patko? They are thin, soft crepes made from rice and cassava flour. It is a Christmas delicacy. It used to be a Christmas delicacy na available lang during the Christmas season. Kaya naging patko kasi yung mga bata daw na kumakain ng patko before. Sobrang dami ng patko nila sa bibig, hindi na nila mabigkas. Nabubulol na. Nabubulol. So instead of saying masayang Pasko, masayang patko. So ito po, na-mix na natin yung ating pinaka-batter. Mm-hmm. Ayan, makikita natin, very thin, ano? Ready na yung batter natin. Ang kagandahan sa mixture niyo, ma'am, kahit i-whisk niyo siya ng ganun, hindi na naaapektuhan yung consistency as compared sa flour. Tapos may tip kayo na binibigay sa akin kanina, ma'am, na when you're going to cook your own patko sa bahay, is talagang lowest setting ng apoy, ano? Yung halos wala ka nang makita. Kasi... dahil sa sobrang thin nito, madali siyang masunog. Filling lang niya is coconut, freshly grated coconut, and shredded cheese. Simple lang po. Yung original patko, shredded coconut lang talaga ang wala filling. Oo, nilagyan talaga? Lang namin ng twist, nilagyan namin ng cheese, na nagustuhan naman. Nagustuhan nila, ma'am? Yes, ng mga tao. You try it, Chef. Tingnan natin. Tingnan natin, ma'am. Ikaw magugustuhan mo. Parang ang hirap kasi hindi mo magugustuhan kasi yung crepe pa lang niya Masarap na. So ito yung mga ginawa namin kanina kasama yung buong selection na ino-offer ni Ma'am Shoy dito sa kanyang home base na negosyo. At ito nga, kanina natikman natin yung classic tsaka yung ube. We have here the pandan. At yung ating strawberry. Bango. Pare-pareho sila ng feeling, pero dahil doon sa aroma na binibigay ng kada flavor, may kanya-kanya silang karakter. So hindi na nakakapagtaka bakit talaga namang sold out kung sold out ang binibenta ni Ma'am Shoy dito. And reminder sa mga kapuso, pag-order nyo sa kanya, make sure agahan nyo at mahaba-haba yung pila. Para sa isang kusinerong tulad ko, the best na regalo na sigurong maituturing na ma-meet mo ang mga personal na idol mo. At para sa akin, naging maaga ang Pasko dahil dinala tayo ng food trip natin sa Balidutong ni Chef Cloud Tayag at ng asawa niyang si Ma'am Mary Ann. Balidutong is one, if I'm not mistaken, one of the first private dining restaurants in the country. I remember in 1999, at that time, Filipinos were not really ready to pay good money for Filipino food. Apo. At that time, I would say we would pay good money for French, Italian, gano'n, diba? Kasi kaya kong gawin yung adobo, kaya kong gawin yung sinigang, diba? Yun po yung himahirap, no? Now, in 1999, I remember when I said that we're going to open Balidutong, we'll be cooking Filipino food. And then I remember one asked me, why would people from Manila go all the way to Pampanga to eat kare-kare and adobo and all that? But it's happening now. Ang daming Filipino restaurants in Pampanga and everywhere else na pinupunta din na dayo, di ba? Totoo po. Si Cloud kasi is very nationalistic. Pinoy na Pinoy. The way siya magluto, very Pinoy. Yes. In fact, in this house, to this day, we serve all local ingredients which we get within the area. Nice. The only thing imported is
when we do our kare-kareng dagat, we use New Zealand mussels. Kasi nga, because sometimes your bread die. I agree. Yun lang. Ang akin naman, I want people to go home, especially the foreigners and the young ones, na appreciating Filipino food. Yes. We know, madalas kayo makakuha ng bisita from abroad, yung one family, balikbayan. Yung mga anak nila, mga apo nila, hindi na nila nakita yung kumakain sa silong, yes, sa ganito, na ganito yung pagkain. Hindi na nila na-experience yun eh. Madalas kami makakuha ng guests from the embassies. Mm. So when they have guests, they bring their guests dito. Opo. So gusto ko malaman nila kung ano yung Pinoy food. Siyempre, di natin pinalagpas ang pagkakataon na matikman ang ilan sa mga Kapampangan specialties. Gaya ng sisig. Ito, meron tayo dito yung trio nila. Yung pulutan balugbog. Something na familiar sa atin, pero hindi natin alam na pwede pala sa Pinoy. Yung ating mustasa, balo-balo, na may hito. Hanayin ko na to ah. Ito, paborito ko na to eh. Mahilig ako sa balo-balo or buro na tinatawag natin. Yeah. Kung sa mga samgip kayo, akala nyo doon nag-originate ko, meron din tayong version niya. Mm. Begukan. Siyempre, yung crispy tenga. Sobrang mild lang ng bagoon pero lasang lasa mo siya. Tapos babalansehin ng crispy tenga. Winner. Yung ating sisig. At yung snack nila na mataas sa collagen. Sisig matuwa natin. I hope the Baledutong will still be the place that they want to bring their children, their grandchildren, yung mga embassies, yung mga guests nila, to see anong Filipino food, to taste anong Filipino food, and to be dining in that Filipino setting with Philippine arts and collections, antiques. Pinoy na Pinoy, di ba? Ang Pasko, di ba? Kailangan matikman natin yung Pasko feels, yes. Pasko flavors. Kailangan makatikim tayo ng pipinka at puto bongbong. Saan pa ba the best kumain yan? Kundi sa Christmas capital of the Philippines. Pampanga! And may cheese yung bibingka nila. Hindi pa ako nakatayo ng bibingka na may cheese. Kasi sa Cebu, iba yung puto bongbong nyo eh. Iba din yung bibingka nyo. Iba yung bibingka nyo. Dito ka ngayon mag-decide kung ano yung mas masarap. Kapampangan versus Cebuana. Okay, taste test. Ayan na, girls. Let's go. Okay na. Sesame. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Kamusta? Kailangan... It's rice flour. Margarine. Oo. Tsaka yung cheese. Yung nyog. Ibang-iba sa Cebu na kinalakihan ko. Ibang-iba siya sa pimbingka na natikman ko sa Cebu. Bukod sa color white yun. Tapos iba yung pagkaluto. Nakita ko eh. Iba yung lasa. Parehong masarap. Matamis ko. Ayon sa inyo, hindi masyado. Hindi. Sa amin minsan linalagyan na yun ng itlog. Itlog na maalat, yes. Yun yung mga special bibingka. Yes. Ayun, ganyan na nga. Ba't kami bumabalik-balik nito, guys? It's the spot, no? Ang sarap! Ima! Chocolate Baterol! Sikwate! Sikwate. Ayan. Cebuano at sikwate. Alam niyo dito, guys, sa Pampanga, sinasabay talaga yan kasama ng bibingka at saka puto bumbong kasi mas napapasarap niya yung lasa. Perfect breakfast! Diba? Perfect balance.
So nalalasahan mo yung tsokolate, yung banayad na pait niya, yung hagod ng nuts. Tagos hanggang buto. Masarap.